Ayan, so good afternoon mga paps, no? So magte-test pair muna tayo nitong ano. So gawa ko ng tutorial kung paano siya painitin, saka paano siya papuin, no? So mga nakabili na sa akin ng kalan, yung mga nahihirapan magpapuin ng kalan natin, so mag-prepared kayo ng papel, ayan, posporo, saka syempre yung langis. So depende na sa inyo kung anong langis ang gagamitin niyo. Pwede kayong gumamit ng langis ng sasakyan, motor, ganyan, or yung mga sobra sa mga pinagprituhan, pwede niyo pong gamitin yan mga paps. So yung first step lang po natin mga paps, no? Putulin natin yung papel, ilagay natin doon sa ating bunganga ng burner, no? Sa chamber natin. So ayan. So yung paglalagay ng papel dito paps, kailangan nakatayo. Ayan, nakatayo yung papel natin. Or mas maganda po kung meron naman kayong prepared na tissue, mas maganda po yung mga tissue, no, na ilagay, para hindi na rin siya ganun kadumi. So ayan, pinatayo po yung mga papel. So after ko po siyang patayuin, buhusan lang po natin ng konti. Huwag po sobrang dami kasi baka sumobra yung lagay natin. Yung nilagay natin oil, mapupunta po dun sa butas ng ating chamber. So, basahin nyo lang po yung mga papel. Ayan, basahin nyo lang po. So, nilagyan ko lang siya ng kaunti. Tapos, tsakan nyo naman siya, sindihan. Mga papel na. Ayan. So sindihan ko na ulit dun sa kabilang parte naman para mas mabilis umapoy. Namatay. Natagalan tayo mga paps, so kumuha lang ako ng stick. So ang purpose nitong stick is para ano lang, may patayo ko ng mga papel tsaka para masunog agad. So kailangan po natin siyang sindihan, sunugin ng may papel para uminit yung ating chamber, uminit yung oil na nilagay natin sa loob, para pagka ngayon ay bubuksan na natin yung blower, hindi na mamamatay yung apoy. Dire-diretso na po yung apoy. Mamatay yung ano. Pusta yung pospor. Tama, marikita na. So umpisa mga paps, no, itong pagsisindi natin ng apoy ng ating chamber, no, magkukonsume to ng mga 5 minutes. Depende na lang kung mabilis nyo agad na sindihan, pero mabilis na naman yan. Ito kasing papel na nilagay ko medyo basa. Yung ano yung paps. Ayan, sindihan lang natin tong karton. So ngayon kapag nasindihan na yan, meron na yung apoy, pwede kayo mag additional ngayon ng oil para mas mabilis kumalat yung apoy, mas mabilis lumaki. Itutulo natin dun mga paps sa papel ulit. Babasain po natin yung papel ng langis ng oil. So para hindi niya agad maubos yung papel, yun lang is yung apoy. So ngayon paps, sa starting ng ating pagpapainit ng ating kalan, sa mga nagtatanong kung may usok po yan. Ayan. Sa nagtatanong naman po kung may amoy, kung langis po yung ginamit nyo, may amoy po yan na langis. Mga ngamoy po, no? Pero hindi naman siya ganun kabaho, no? So para mo lang naamoy yung parang amoy ng sasakyan, ng mga motor, na sobrang init ng makina. So ganun po yung nagiging amoy niya. Ngayon naman po, pag ginamitan nyo na mantika yan, yun yung pinang starting nyo sa pagpapainit. Ang amoy po nun mga paps, para kayong amoy barbecue. Yung tumutulong mantika dun sa barbecue nyo. So ganun po yung amoy niya.
So ito Pops, ayan, medyo lumakas na yung apoy. Painitin lang natin at yung chamber, no. Itong bakal, yan, yung langis. Malalaman po natin yan kapag mainit na yung langis. Mapapansin po natin yan dun sa oil na parang lumiliyab-liyab yung oil mismo. So hindi yung papel yung lumiliyab, kundi yung oil na po. So ayan, ngayon pa lang natin siya na-start na napapoy. So siguro mag-start tayo mag-count ng 5 minutes. So, technique dito mga Pops, bago kayo magluluto, prepare nyo muna siya, painitin nyo muna siya para habang piniprepare nyo yung mga lulutuin nyo, mabilis na siyang umapoy. Switch mo na lang yung blower natin, dire-diretso na yan. Sa mga nagtatanong kung bakit kailangan pong painitin yung ating chamber, bakit hindi na lang buksan kaagad, so ganito po yung nangyayari mga Pops, no? So, ito yung charger ng ating kalan, saksako. So, hindi pa po yan mainit, no? So, saksako yung mga box. Ito po yung mangyayari nyo sa ating apoy. Buksan ko yung blower, mamamatay po. Mamamatay, mausok po yung labas ng ano, tsaka ang baho ng amoy. So, yun po yung dahilan kung bakit kailangan yung painitin yung ating chamber. So, ayan, start ko na po ulit na sindihan dahil nga binigla natin yung chamber, no? So, mausok lang siya, mabaho lang siya. And yung may mga asma, baka magka, ano pa, diferensya pa. So, ayan, painitin lang po natin. Huwag po natin siyang pilitin kung hindi pa po niya kaya. Huwag niyong pilitin yung ayaw. Ayan ko lang ulit. So, ayan Babs, wala na po itong cut, no? So, yung oras na makukonsume natin dito, ayan, naka-record na po yan. So, nag-start tayo ng 5 minutes bago ko siya, bago lumakas yung apoy. So, starting nung paglakas ng apoy, yung lumalaki na siya, yun pa lang yung starting count para mag-init yung ating ano, chamber. So, ayan, diretso ko lang po munang nakaganyan. So, ayan mga Pops, no? Ayusin lang natin yung papel, yung mga natumba kasi mga upos na to ng papel. So, ayan, kaya yun may nabubuhay yung apoy niyan, ito mga abo na lang ito ng papel, no? So, kaya ito nabubuhay dahil dun sa langis. So, ngayon mga natumba, itayo natin para mas malakas umapoy. Pagandahan ng mas malakas yung apoy niya, mas mabilis yung pag-init ng ating chamber. Tayo lang natin. Prepared kayo ng stick pops na pang ano? Pang kuha. So, ganyan lang siya. Hayaan nyo lang siyang ganyan, no? Ngayon sa mga customer ko na nakabili sa akin, nahihirapan pong ano, magpainit, no? Yung mga tinuruan ko. Ito na po, gawa ko ng video para panoorin na lang. Tapos yun, ang technique ng mga Pops, huwag sinitch nyo yung blower nyo at hindi umapoy. Ibig sabihin po nun, kulang po yung init nitong bakal, itong chamber natin. Kulang yung init ng chamber, hindi po ganun kainit yung langis, kaya po namamatay yung inyong apoy. At hindi siya tumutuloy na umapoy. So, technique lang dito Pops, konting oras lang, konting
panahon sa pag-aantay. So, ayun nga, sinasabi ko, para hindi kayo mag-antay ng ganito katagal, no? Bago kayo magluto, habang prepare niyo yung mga lulutuin, is unahin niyo muna siyang painitin. Para pag magluluto na kayo, syempre sa pag-prepare niyo, makakakonsume na kayo ng oras doon, napapainit na to. Ngayon, pag magluluto na kayo, dire-diretso na. So, pag switch mo ng blower, automatic na yung apoy natin. So, ayan mga paps, check natin kung kaya niya na bang mabuhay, no? Yung ano natin. So, nakapag-consume na rin tayo ng 4 minutes na pagpapainit. So, check ko. Makikita natin yan kung kaya na. Kapag sinaksakot ang charger, magkaroon na siya ng supply ng hangin kung hindi na siya mamamatay. So, ayan guys, kung mapapansin nyo guys, kahit papano hindi na siya mausok. Ayan, baga kasi kung kanina, katulad kanina na pagbukas natin ng blower, namatay, umusok. Ito, lumalaban na po yung apoy niya. So, unti-unti ay umiinit na siya. So, ayan, painitin lang po natin. Mahina lang pong labas ng hangin yan. Ngayon, pag nag-fire na po yan mga paps, dire-diretso na po yan, hindi na po yan mamamatay, no? So, ayun, ayos ko lang ulit ng papel. Itayo ko lang. Kasi parang pawala-wala yung ano nyo. Hindi consistent. Ayun, namatay. Oops. Hindi pa consistent yung kanyang apoy. Para siyang pilit na lumalaban. Pero ano, so palagyan siyang kulit. Tinitin natin ang konti ulit. Ayan, mabilis na siyang lumiyab. Paghulog mo ng posporo, liliyab na agad kasi nga medyo mainit na yung apoy. Kaso nga lang hindi pa kaya nung ano ng oil natin na makasurvive dun sa hangin. So, painitin pa natin ng konti. Another 1 minute siguro. Ayun guys, kung nakikita dito sa camera, kung mapapansin nyo po dito, parang nagbo-blue, umilaw-ilaw na tayo na parang nagbo-blue flame na tong mismong mantika. So kapag ganyan na po yung nakikita nyo sa oil na parang siyang umaapoy na yung oil nya, sign po yun na mainit na yung langis. Tapos pag binuksan natin ang blower at hindi na siya namatay, yun po yung talagang nakuha na ng langis yung kanyang kailangang init para labanan po yung hangin. So, kapag binuksan mo naman po ang blower at namatay, umusok, so, yun naman po yung sign na hindi pa po niya kaya. So, ganyan lang po. Kunting tiis lang sa pagsisindi. Ayan. So, ayos lang natin. So, ayan. Try ko ulit na buksan yung ating blower kung kaya na po. Medyo namamatay pa. Konting ano pa. Konting tsaga pa. Ayan. So, itayo ko yung mga papel na natumba para mas lumakas yung apoy, mas lumaki. Mas mabilis makapagpainit. Tingnan natin.
Dahan-dahan ko pong binubuksan mga paps yung ating switch ng blower. Dahan-dahan ko po siyang pinapalakas. Ang blower natin. So yun mga paps, na po ganito na po yung apoy natin mga paps. Sign po ito na buhay na yung ating chamber, no? So hindi na po yan mamamatay mga paps, no? So ngayon naman po, yung mga natirang papel dito sa loob, ang gawin po natin dito is ilubog natin sa mantika. Kung kayang kunin, kunin natin. Gagamitan nyo ng stick na panguha, yung parang may pangsungkit, no? Kasi bakit po kailangan kunin yung mga dumi? Ito po yung nagpapayellow flame na yun. Kung pagsinin nyo po, ayan, ito yung dumi. Ayan, no? Nagpapadilaw po siya dun sa ating chamber sa labas ng apoy. So yun pong tinatanggal natin ay yun po yung mga papel na nilagay natin kanina. Oh, sobrang init. Di ko masyadong mailapit yung kamay ko, no? Box. Yan po yung mga papel, oh. So ngayon, kung meron na pong laman yung tanke nyo at magpapakulo kayo ng tubig, pwede nyo na siyang start na buksan yung ating tanke. So kung hindi naman po, hintayin nyo muna bumaba yung ano, kasi ito, yung init niyan, sobrang lakas po talaga yan, mga paps. Sobrang init niyan, oh. So, grabe yung labas ng apoy niyan, mga paps, no? So, pagdagan ko siya ng oil, dahil wala pang laman yung ating tanke. So, ayan. Tara mo ko ng kaldero to. Ito mga paps, ayan, mabilis na po yung makapagpainit, no? Ayan naman, so tingnan lang natin yung apoy sa lalim. Lumalabas kami sa gilid, no? Ayan po ang ating apoy. Power bank nyo nga, apoy. Power bank. Ayan mga paps. Lagyan ng tubig yung ating gawali, no? Mapapansin nyo mga paps, eh, sobrang init na agad ng ating gawali. Dari-dari siya yung init na. So, imagine yung mantika yan. Bilis kumulo, no? Kahit yun na yun. So, yan pap, dire-diretso na yun ang apoy niya hanggat may langis na sinusunog dun sa ating chamber. So, hindi na po mamamatay yung apoy nito mga paps. Ngayon, mga paps, ano, kung sakaling kayo tapos na magluto at meron pa kayo ulit na lulutuin, ang technique ko dito mga paps, para hindi na po kayo magsindi ulit. Lalo na kung madalas naman yung pag luluto nyo, kumbaga maya-maya, magluluto naman kayo, every 10 minutes, yan na, mga nagpipishball. So, ang technique dito mga paps, patayin lang ating blower. Kayaan nyo lang po yung nanakaon ng ganyan. So, hindi na po mamamatay yung apoy nyan dahil yung mismong oil na po yung mainit yan. Kahit wala na po yung papel nyan, dire-diretso na po yung init nyan mga paps. Ayan, tanggalin ko ulit yung dumi ng yung mga papel. Ito yung papel paps, oh, mga nilagay ko kanina. Ayun, kung mapapansin nyo ito paps, wala na itong papel pero umaapoy pa rin. Kasi ito ay yung oil na yung mismo nagliliyab. Ngayon mga paps, kung kayo na may tapos na sinyong ginagawa at gusto nyo na ulit magluto, umaapoy. O kaya may customer kayo sa mga nagpipishball, ganyan. Switch lang po ulit yung ating blower. Diretso na po agad yung apoy natin. Buhay na naman agad siya.
So ayun na mga paps, sa konting tutorial ko no, kung paano siya gamitin. So ayan, ayun mga apoy natin. So ito lang muna paps ang aking isi-share sa inyo sa mga bumili sa akin ng kalam. Thank you po.